Siyam na ancestral houses ang nasunog sa property. Bumuho ang isang bahagi ng ancestral house ng ina ni Gato Zerizal na si Teodora Alonso ay isa pong heritage house. Pero napabayan umano hanggang sa unti-unti lang sa mga lumang bahay na naging saksi sa ating kasaysayan, pinangangambahang maaapektuhan dahil sa isang road widening project. Mga samahang nangangalaga sa pamana ng kasaysayan sa posibleng pag-demolish ng isa na namang makasaysayang gusali sa lungsod. Kasabay ng pag-unlad ay ang pagdami ng mga makabagong gusali. Ngunit isa itong hamon kung paano mapapangalagaan at mapapanatiling buhay ang mga pamanang hiyas ng kasaysayan alang-alang sa progreso. Nakalulungkot isipin na sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon, kasabay din nito ang mabilis na paglimot ng mga tao sa mga pamanang atin pang nasalo mula sa ating mga ninuno. Bilang isang Tarlaqueño na pinamanahan ng mga bagay na ito, mga bagay na kung ituring ay mahahalagang hiyas, mayroon ba tayong magagawa upang panatilihin ang kanyang kinang sa kasalukuyang panahon? Ang salitang Tarlac ay hango sa isang uri ng damo o talahib na kung tawagin ay malatarlac. Well, una sa lahat, pag sinabi mong Tarlac, may damo na ang pangalan ay Tarlac. May mga teorya na malatarlac ito o masamang damo. Yung talahib na pwede rin tawagin Tarlac, because place names are basically based on the plants and the land formations na nariyan. Hindi na itala ang mga unang pangyayari sa kasaysayan ng Tarlac sapagkat ang unang nanirahan dito ay ang mga katutubong Aita na bukod sa payak at walang mga makabagong kagamitan para maitala ang kasaysayan, sila ay namuhay bilang isang nomadic o palipat-lipat ng lugar na tinitirhan. Walang ano no, wala tayong matagpuan kasi alam naman natin pamumuhay ng mga Aita, nomadic, 'di ba? Hindi sila nagsesettle, tapos simpleng-simple yung kanilang pamumuhay. Pero hindi maikakaila yung kanilang malaking papel na sila talaga yung unang nanirahan dito sa Tarlac, no? Malaki ang bahaging ginampanan ng Tarlac sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa ang probinsyang ito sa mga lumaban sa himagsikan para sa kalayaan ng bansa. Maraming lugar sa probinsya ng Tarlac ang naging alaala at kanlungan ng nangyaring makasaysayang pagbawi ng kalayaan ng mga Pilipino mula sa mga dayuhang mananakop. Hindi may kakaila yung papel ng Tarlac kasi nung nagsimula yung revolution sa Manila noong 1896, yung National Revolution ni Andres Bonifacio, no? Ang Tarlac ay may katipunan chapters. Nasama tayo dun sa nadeklarahan ng martial law. Wala pang pag-aalsa ang Tarlac nun. Kaso, naghinala na yung mga Kastila. So, yung 8 provinces under martial law na inakala nila, dun yung first uprising. Naging bahagi ng Philippine flag dahil dun sa 8 rays of the sun. Kasama yung Tarlac dun. But because we had katipunan already here. Headed by Francisco Tañedo, Candido Ancheta, at saka si Procopio Hilario. No? Sa pagkakaalam ko, two of them, Francisco Tañedo and Procopio Hilario, met their deaths under the Spaniards. So naging martyrs. The general of the revolution in Tarlac, from La Paz, nag-start siya ng revolution, January 1897. And nung narinig niyang namatay itong si Francisco Tañedo, siya po ay nagpatuloy ng pakikibaka sa mga Espanyol. Kahit na sumuko na si Aguinaldo sa Pact of Biak na bato. And of course, eventually, dahil nagkaroon tayo ng role sa lahat ng mga events na ito, magiging bahagi tayo ng First Republic
Makabulos became part of the Congress as representative of Cebu, and nagkaroon din tayo na representative sa Malolos Congress until lumipat si Aguinaldo nung hinabol na siya ng Amerikano, nalipat sa atin ngayon yung capital. So Tarlac City, now Tarlac City, dati Tarlac Town, became the capital of the Philippines because of the First Republic here. Nandun sila sa Casa Real, which is the provincial government, o Casa Provincial, ay nandoon sa site ngayon kung saan yung College of Engineering at yung Museo Archivo de Tarlac. Doon yun. Doon yung headquarters ni Aguinaldo. The Congress was in the Tarlac Cathedral. So, yung Tarlac Cathedral, yung campus ng Tarlac State University, was part of the revolution of Philippine history. Diba? Hindi masyadong nare-realize natin. So, yun yung foundation ng history ng Tarlac. Kaya siya naging mahalaga sa ating bayan. Ha? Isang paraan upang balikan ang mga kasaysayang ito ay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga lugar na minanapan natin mula sa ating mga ninuno. Ang mga heritage site ang nagsilbi at patuloy na nagiging saksi sa mga sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Ito ay marapat lang na alalahanin at panatilihing buhay hindi lamang para sa ating mga sarili kundi sa mga susunod pang salinlay. Isang magandang halimbawa dito ay ang Aquino Ancestral House na patuloy nating nasasaksihan ng ganda at kinang dahil maayos at maingat na naalagaan. Ngunit sa kasamaang palad, ang ilan sa mga heritage site ay tuluyan ng napabayaan. Nasira dahil sa mga dilubyong dulot ng tao at ng kalikasan. Mayroon ding pilit na kinalilimutan dahil sa masalimuot na pangyayaring naganap sa lugar na ito. Bilang mga Tarlaqueño, mayroon nga ba tayong tungkulin na dapat gampanan sa pagpapanatili ng mga ito hanggang sa susunod na mga henerasyon?